Kumare at Kumpare, today is gonna be a great day because today, ayan, nakikita nyo kung gaano ka-dog lover ng mama ko. Yeah! And, ay, nag-iingay na. Bakit nagsimula kayong mag-ingay, guys? Ayan. So, ayun nga. So, ayun nga mga Kumare at Kumpare. So, this vlog is about dogs. Yes! Yes, mapapanood nyo yung reaction ng mama ko kanina nung pinanood niya yung vlog ni Jelly Andres about kay Chicken, ah, diba? Sobrang namang nakakaiyak naman talaga yon. And at ganun din naman ang iyak ng aking ina. At syempre, hindi lang dun yun nagtatapos. Meron din siyang message sa inyo ang aking ina na interview natin siya ng mga kakaunti lang namang mga bagay-bagay. So what are we waiting for? Let's go, mga Kumare at Kumpare! Before we continue this vlog, please do click subscribe and click the like button and lagi mo ka na rin ng love letters akin dyan sa comment box. Thank you! My mom watching Jelly Andres vlog. What is my mom reaction right now? My mom is crying right now and you know, we have a lot of dogs and yeah. Gumaling naman, ba't gano'n namatay pa rin? Nagumaling naman. Ganun ang kilalang amo niya, oh. Sayang, ikaw, Chicken. Umuni mo na ako dito. Parang sabi niya. Naka-dextra sa akin. Mm-hmm. Parang feel ko yung may-ari eh. Parang matulok-ulok ko. Malungkot. Kasi susubuan mo yan, kakain niya. Kumakain naman siya sa subo eh. So, uwi ko na si Chicken kasi mas masaya siya dun sa bahay, I think. Ay, hindi. Kasi hindi mo alam mo magla. Hindi color pink si Chicken. Si Chicken color pink yung muso at saka yung ilong. Dati? Putla. Parang naanin niya. Putla. Nilagat eh. Ang bulldog ba na? Bulldog, no? Hindi dyan, sa mga singit ang lagnat. Baka turo din sa akin. Nakahadampo-dampo lang eh. Unas dapat. Hindi talaga siya. Kasi nung maraming makita siya sa hospital, ano na eh, sa clinic, ano, inahabol na siya eh. Doktor yun. Baka kapit. Buti mo ba ita na, hindi na nga ano. Na-injecto na, no? Bulugod din sa wang niya nun, eh. Ilang number of cases sa atin, eh? Hidaya pa siya, no? Apat. So, hapon na yun, galing na ulit kami sa vet. Opo. Hindi ako nakatulog kasi pinito yung isa na sobrang. Ito yan. Nagbubugi ang amo ko sa bed. Hanggang ano lang yan, apat na araw ang ano pag naganyan eh. At apat, tatlo. Sa bibig talaga, yan lang yan. Temper. Yan na nga. Hindi, wala siyang kinakain eh. Chicken ba? Ngayon. Ang katingin siya, oh. At ano yan siya na problema na ano binang baga. Binang baga mga kwan po? Oo. Mubo. Ah! Splema! Yung plema na nga. Nawala talaga sa sakit. Nagka-parbo na talaga. Oo. Pero wala din sa nagtatay na. Nagtatay pa
Ano ang bago nila ilat mo ngayon? Kulok manood. Kulok manood. Ma, panoorin mo na. Guys, ayaw niya pong tapusin yung vlog ni Jelay. I just want to share to you. Oh my gosh, ayaw mag-focus. Ay, naiyok talaga ko siya. Sabi mo? Saan? Sa araw na ito. Sa araw na ito, masasabi ko. Ay, ano ba lang maipapayo mo sa mga dog lovers? Oo. Ang ipapayo ko sa mga dog lovers, habang nasa piling mo ang mga alaga mong dog, makita mo ang tunay na pagmamahal. Kasi ang dog, kung kikita nila na kinikare mo sila, mas lalong gagawin nila sa iyo yun. Tsaka ang aso, mas may napangalagaan kaysa tao. Ayari, walk down! Alam niyo ba, mas masarap pa yung ulam ng aso sa amin. Buti nga nag-dog food na sila. Kaya ang aso mapagmahal. Mama to, are you girl? Kaya pagalitan mo sila. Huwag ka na nagpa-vlog kami. At pinapagalitan mo ang aso. Hindi pa yung nalambingin ka pa rin at tao pagalitan mo. Hindi ka napapansinin. Ano naman masasabi mo sa mga namatay mo ng aso? Namatay ko ng mga aso? Kung maririnig ka nila, ano sasabihin mo sa kanila? Message mo sa kanila? Umari lang yung pinaririnig niya maririnig. Kasi ibang buhay ng tao sa aso. Kaiba. Kasi ang tao ay ubrang maestro ng Panginoon. Ang mga hayop naman, tayo yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. Tayo? Wait lang, tayo? Tayo bilang tao. Ayun, malita ako. Sorry. Mga hayop ay alagaan natin, tayo yung magbibigay ng pangalan, kung ano gusto natin pangalan. Mm-hmm. Yan ay nandun sa Genesis. Mm-hmm. One. Ano message mo sa dog? Sa mga dog kong namatay, alam naman nila na mahal ko sila. Kahit wala akong paulam sa anak ko, basta sila may maulam. Kasi ang tao, pwedeng kumain ng kahit asin. Ang aso hindi. Kaya mahal ko yung mga aso kung wala. Sa mga, paano mo maihikahit yung ibang tao na gusto na mag-alaga din ng dog? Ayun. Oo nga pala, mag-alaga kayo ng aso. Kasi ang aso, kahit natutulog ka, kung matutulog ka, magiging kampante, pwede ka magiging kampante ka. Kung may aso ka, yung pala ibig sabihin. Kasi kung tulog ka at may aso ka, malalaman mo na may tao. Kasi sila mismo unang, siyempre tatawad sila. Sa'yo nanginig ka. Ayan. Ano na masasabi mo sa mga bad sa dog? Yung mga nangaaway? Mabad sa dog na yan. Yung mga asong nakikita ko ngayon sa labas, sa kalsada, umiinom sa kanal, lumang awa ako, pwede ko lang sila lahat angkunin, haangkunin ko talaga. Yung naman sa hindi na magmahal sa aso, wow naman, no. Mahiya naman kayo. Hindi kayo nagbibigay ng buhay niyan. Kayo nga may buhay, pinahiram lang din sa inyo ng Panginoon. Kaya yung mga aso, dapat mahalin din nyo, katulad nyo ng nangangailangan din ng pagmamahal at aruga ang mga hayop, lalo yung mga taong masahol pa sa hayop. Mag-thank you ka na sa mga kumari. Hi, hello mga kumari, mga kumpari. Oh, sorry ka, naiyak ka. Rachel, salamat. Naiyak ako kasi talagang naantig ako doon sa pinanood ko na ito si Rachel makulit. Ayokong nanonood ng mga ganong umiiyak pa dahil sa relate ako doon. Tama ba? Mm-hmm. Kasi ako din. Parang tao hanggang isang buwan, dalawang buwan ko yan na dinadamdam. Huwag na makamayak ako.